Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Nagbanta na sa Denver Nuggets at kay Coach Malone ang star player ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards. Ito na nga ba ang pagkakataon para masweep nila ang napakalakas at defending champions na Denver Nuggets? Ano sa tingin nyo mga ropa? Pakicomment dyan sa baba. Pero bago yan, natapos na rin ang Game 1 sa kabilang semis. Tinambakan lamang ng OKC Thunder ang Dallas Mavericks na led by Luka Doncic at Kyrie Irving. Itong dalawang team na to ang possible na makaharap ng Minnesota Timberwolves if ever na umabante sila sa Conference Finals. Pinangunahan yan, syempre, ng kanilang MVP candidate na si Shai Gilgeous-Alexander. Umiscore ito ng 29 points with 9 assists at 9 rebounds. Almost triple-double yan mga ropa. Katulong niya dyan si Chet Holmgren, umiscore ng 19 points, 7 rebounds at 1 assist. Solido rin ang pinakita ng team ng OKC dahil sila ay lahat nag-ambagan para sa ikapanalo ng Thunder. Samantala, may babala si Anthony Edwards sa koponan ng Denver Nuggets. Alam daw niya na babounce back ito para sa Game 3 at hindi nito hayaang ma-3-0 sila nang ganun-ganun lang. Ang problema lang mga ropa, possible na hindi lumaro si Jamal Murray para sa Game 3 sa kinakaharap nitong issue sa referee. Ito ay dahil pinagmulta siya ng $100,000 dahil sa pambabato niya ng heat pack kay referee Mark Davis. At ang masakit pa dyan, possible pa siyang patawan ng suspension dahil sa kanyang ginawa. Ayon sa interview kay AE, natanong siya dito kung nawawalan na ba ng confidence ang Denver Nuggets against sa kanila. Ang sagot niya ay imposible daw dahil ang Denver Nuggets daw ang defending champions. At naghahanda nga daw ang kanilang koponan para sa isang malaking suntok ng Denver Nuggets na maaaring gawin nito sa Game 3. Pero handa naman daw sila dahil kaya naman daw nilang sumalo ng suntok at susuntok pa sila pabalik ng mas malakas pa. Times do you see them losing confidence? No, when the lead is sort of spiraling. No, not at all. It worked in our favor tonight, man. That's all that was. We made shots, they didn't. That's the defending champs over there, so they're not going to come out and play like that again in Game 3. We got to be ready to take their punch. And I always tell the team, like when we huddle up and Finchie say, we got to be ready to take their punch, I say, we're going to punch too. We'll be ready to take their punch. But yeah, I don't see no slippage in their games. They just missed shots tonight. They'll be ready to go Game 3 and we will be. Ngayon mga ropa, ang malaking tanong dito ay kaya na bang i-3-0 ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets? Lalo na't lamang sila sa home court pagdating sa Game 3. At possible pa ding hindi maglaro itong si Jamal Murray at hihintayin pa ang resulta ng investigasyon sa kanya. At take note mga ropa, si Rudy Gobert ay magbabalik na para sa Game 3. Tingin nyo, kaya na bang i-3-0 ng Minnesota Timberwolves and Denver Nuggets at umabante pa para ma-sweep ito sa 4-0? Mag-comment kayo dyan sa baba, magkwentuhan tayo.